Okay, sound check. Naka-voice over lang tayo dahil nasira ang ating audio. So, ayan. We're going to Caloocan para magpagawa ng CVP. Actually, kakapagawa ko lang nito mga 1 week ago siguro. Nagpapalit ako ng nagpalinis kay si Ryan ng at nagpapalit ng bell, wing bell. Naka-regroup na kay Speedtech Cherub yun, o SST. Ngayon, napag-isip-isip ko na laruan tong panggilid ko. Naisip kong pumunta kay ano, isang shop na napaka-controversial. Boss Riggs, Caloocan, Riggs Motor. Ang dami nagpapagawa sa akin. Ang dami din magaganda ko. So ngayon, pag-isip-isip kong subukan yung service niya. Kaya, ayun, pupuntahan natin yung shop niya ngayon. So itong airbrake ko, may 6 months nang nasa sa akin to. Tinakbo pa lang ito, 3,100. Ayun, napalitan na nung bola from 15 grams, 15.5 grams to 13. Pinalitan ni Ryan. Tapos, yun nga, yung bell. Yun lang, so far yun palang yung napalitan sa kanya. So ngayon, plano ko, fully dry face naman. Papakalkal ko o yung gawa nilang ano, dry face. Kaya, tara, magtanong na natin shop niya. Ay, Riggs, boss! Pagano ko lang dyan. Sige. Kaya mo sila magmanyak. Ha? Hindi ka mag-gabber sa pato. Ha? Hindi ka mag-gabber sa pato. Ah, sila? Magpapato sa pato, ha? Ah, gano'n. Mag-gabber lang, gagawa. Mahuli ka pa pato. Bawal pato. Ah, sir. Ah, kayo na? Okay, sige na. Dali ko dala. Ha? Apa? Bawal mo eh. Baka po dito. Bawal talaga pumasok, no? Kaya nga, sinusigit na lang na pinapatong direto sa loob na kayo lalabas. Alam niya lalabas. Eh, sabi niya kasi. Pumasok sa parang ngayon. Kayo na, tulog kayo. Punta na, pag nagis. Kasi kanina mahinala. Ah, sige, okay lang. Ah, pero pwede ako pa pumunta doon? Opo. Ah.
Sir, para... okay lang, sir. Okay. Hindi, walang problema, sir. Naintindihan ko yun, sir. Para walang gutom. One week ago, pinalinis ko yan, eh. Oh. Ano, sir, wala na to? Ah, wala na yan? Okay. Hindi ko naman alam, sir. Mahana ka na, sir. Pagka-dinigri kasi, gutom na yun, wala na. Ah, okay. Babawasan na siya. Ay, di. Sama mo na lang para sa ano. Okay. Ah, meron din naman pala. Pagka dinigre ito, makawala na ito. Okay. Ito galing sa bulano. Sabay yung ano? Liana Road. Saan naman yan? May napawang service eh. Hello, ano lang, di ba? Galing ko yung ano, boss? Kapila? H2 motor? Yung 13 na bola, okay na yan sa... Bakit nagpapalit ng ano, sir? Center spring? Ano ba ang stock na center spring na ano? Itagalitan ang cable lang, sir. Parang palit tayo ng ano, pagkalimabot na. Nagawin natin yung matasan para mas malakas yung problem. Ah, okay. So ngayon, di pa naman kailangan palitan. Pero kung balak mo na mag-upgrade ng 1,000, mas maganda yun. Pero kung, siyempre, magkakaroon ng epekto yun, sir, sa ano. Hindi, palitan na natin, sir. Palitan na natin? Oo. Oh. Kasi, ipapauna ko na rin, eh. Yung 1.5, sobra na yan. Sobrang umul na yung ano yun. Hindi na... Pero matigas pa naman dyan. Hey! May bar pin na ito. Butasan eh. Pag ginawa 1,000 yan, boss. Mas maganda pa pag ginawa 1,000 yan. Apo. Pero kasi dahil bago pa yung color mo. Okay lang. Ang ano ng order kasi, matitigas ang spring. Spring niya. So, pwedeng huwag mo nang palitan yan. Oh, sige. Balik ka sa akin kahit after 5,000 sa natin yan. Palitan. Oh. Ay, sayang. Oh, sayang. Paglinis ng CVT, sir, tuwing kailan dapat? Kung sa auto ako mag-master, 5K auto, sir. 5K? Linis na yan. Sa inyo, 300. 300. Magkakagat yung spring. Clutch spring mo, nababa yan. 800, diretso lang. Bubukaan na agad. Pag napalit ka ng 1,000, mas may gigil muna kasi bubunong muna siya ng 1,000 radio bago. Ah, okay. Bago pag matigas yung spring, mas manggigigil muna yung ano. Kumbaga, persado muna yung makina mo bago niya i-apply yung... Bago niya bago siya mag-trigger yung ano. Bago niya ibigay yung power dun sa... Basta sobrahan naman sa gigil, wala. Gigil eh, tendency nun, sir, ano, malakas sa gasolina yun. Oo, gano'n. Ano pag ginawa mo 1.5 yan? Pwede ka mag 1.5 dito kaso mo malakas din sa gas. Pero dito pangal pag nag 1.5 ka. Sobrang tigas na nun. Sobrang gigil na yung motor mo bago pa bumuka ng line mo. Ah, okay. Okay yung motor mo kargado, okay yun. Kasi kargado, siyempre, kargado para sa amin. Tsaka dito sa kanila pala, pagka ano, pagka tawag na ito, matino pa yung ano mo, hindi nyo nire-recommend ang palitan, no? Eh, kahit nga yan, pinipilit pa namin na ayan na lang isala mo para makamura ka, di ba? Kasi bibili ka ng brand new. Eh, choice mo, bukulit ka. Oo, choice naman yan.
sa iba. Sa iba gusto palit la, full palit la tayo, no? Hindi palit na. Oo nga, no. Kung tuwa yung mga ngayon, pag, sabaw, ayan, iiwan mo. Oo. Kung tuwa yun, kasi, may magamit pa nila. Ah, ganun? So, in-advise namin sa mga, ano, sa nagpagawa ko sa iba. Bantayan talaga. Huwag kayo mag-iwan ng pyesa na, ano, sabawa, ayan, sabawa, nakangilangan ng hold. Itong spring. Sabi ko, sir, ano, balik na to. Tapos iniwan mo. Ah, okay. Tips yun sa mga bagong ano, no? Mga bagong yung nagmomotor pag nagpalinis. May scam palang ganun, sir. Pero ganun, stop, sir. Yeah, mamili tayo ng ano, ng matinong shop. Sabi nila, palitin kahit di ba palitin. Parang nakabenta, gano'n. Tama nga naman. Kahit hindi nga, no? Pag-aaral ng center na po yung pangalan. 1,000 na ito, tayo. 1,000. Tumuha ka ng bola, Jay? Wow. Ay. Piling ka ba ng basa? Hihigupan pa yung tangke mo? Ayun nga, pag sa iba, hihigupan ka ng gastos tangke, no? Tapos madudumi pa yung ano minsan. Mapupunta pa yung dumi sa tangke. Mag-gilid lang talaga kayo dito, sir. Oo, sir. Marang CV nila lang kayo. Pero meron na kami yung wiring, sir. Nag-wiring na rin. Torque. Ano yung pinalitan, sir? Torque drive. Pero hindi naman kailangan palitan. Hayahay yung ano, hayahay yung mekaniko. Yung ano pinalit, replacement pa. Hindi pa original. Nangyari ni Kuya? Oh, meron din silang ginagawa sa NMAX dito. Ha? Okay, nakasigilin natin ang kaya dito. Ano? Wala na ito. Anong purpose ng ano, sir? Yung degree na yun? Para mas bumababa yung belt ko, sir. Kumbaga dati pag di naka-degree, diba, may dry face. Hmm. Parang dito yung belt na yun. Pag naka-degree, mas bababa, saka mas dudulo, sir. Ma, mas aangat. Mas may dulo siya. Okay. Ano na yun? Ito yung stop. Ito yung walang degree, no? Wala natapos yung degree. Sige lang, sir. Ginit pa rin, ha? Ah, okay. Ito yung lumalapad sa ano? Bola. Sinakalkalan nila yung dyan. Kasi pag nasobra yan, ito. Ayan, explanation to explanation. Kasi pag nasobra ng kalkal dito yan, yan. So, sumusobra ang labas ng bola, umuntog sa backplate. Pag untog ng sa backplate, dun nagkakadamage yung ano. Bola. Kumbaga ayan, sobrang labas. Mihipit ng ganun. Ah, kaya nagtama rin ito. Oo. Oh. Pag nasobraan yan, ha, yung ibang kalkal. Yun yung sir, yung nagkakakanto agad. Oo, yung bola. Dahil dito yan, pag nasobraan sa labas, umatama rin ito. Ayun. Pero yung iba ginagawa nila, inaasahan nila ito. Hawakan mo ito, sir. Ayun nga, sir, no? Ito. Pansin ko nga, medyo ano siya, no? Ito. Kaya hindi kayo nag-aasahan yan, sir? Yung degree naman, sir. Dito. Kasi main degree. Yan, sa... Ito lang yata shop na nag-explain. Ayan yung explanation nila sa degree nila. Ito yung naka-degree, sir, diba? Oo nga, malayo yung pinagkaiba. Mas malapad buka to, sir. Ibig sabihin, mas buka. Yung belt, pag hindi na. Hindi na angat.
Hindi na nga, syempre. May dupa yung hangganan na siya. Hindi nga naipit. Oh, di tulad na naka-degree, binabaan yung bundok. Kahit umakat yung belt, naipit niya pa rin. Okay. Kaya yung, talaga stock, yung ipang stock, talagang hindi siya dudulo kasi nga, pag umakat siyang ganyan, oh, sipin mo. Hanggang dito na lang, no? Kasi nga hindi naipit, sipin mo pag ganyan, hanggang dyan lang. Oh. Pag may degree, may ipit yan hanggang dulo. Kaya mama. Halos lahat naman ng aftermarket na racing po, naka 13.5 degree yun. Ah, okay. Halos lahat. Ayun yung ginagaya natin dito, yung degree. Pakaingat ng harinit dito, sir. Paggagawa. Hopefully ito. Iba, no? Bara-bara, no? Dito sa kanila, nalilinis talaga nila ng maayos CVT. No? Tsaka, espesyalista talaga yung CVT, sir, no? Pakita mo, kaya yung group, sir, yung pinakaiba ng group namin. Eh, meron dito kayo, sir. Ito, ito, ito na lang, sir. Kalag na lang. Nasa ko lang. Tara natin yung ito yung anti-dragging nila eh. Tama ba, sir? Opo. Ayan yung group nila. Ito yung talagang pinagmamalaki nilang group ni Sir Rigso. Pinagkaiba na sir, no? Ito sobrang pino. Ito kasi malalim kasi ito sir. Kaya nga no. Kumbaga parang ganun pa rin siya no sir. Kasi kapag ka, diba pagka sobrang lalim. Yan yung lalim niya. Pagka kumaskas ulit yan sa lalim. Parang mapiplain pa rin ulit yung ano. Dikinis na ulit, parang stuck na ulit. O nga naman eh no. Hindi katulad niya. Tsaka hindi sobrang lalim din yung ano. Sukat ito kasi. Bale, tsaka na lang ako. Ah, may sukat din to. Oo, oh, ilang din nila mag-aya, sir. Yung bow ng group. Sumat po, skala nila, pocket na ito. Eh, hindi lang ano, airblade. And max, kung wala nung mga panggilid, sir, na. Apo, lahat, sir. Lahat na may ang panggilid, sir. Sir, yes, sir, sir, balik, sir. Miniliter lang sa akin. Nila sa amin, hindi na maayos, tapos gagawin lang namin ng paraan. Minsan, kami pa sinisisi. Diba? Okay. Yan, katulad yan sa'yo. Pwede mo kami sisihin lang kasi binuksan namin. Binuksan, o. Kami rin na nagpalit yan. Pero, mayroon sa hangganan yon. Dapat, huwag mong pabuksan sa iba. Sa iba. Kasi para... hindi naman nila alam kung anong ginawa namin dyan. Kami, alam namin yung ultimo, kahit ano po, buhok po, alam namin, bilang namin yung ginawa namin dyan. Diba dyan, sa pagkakabit ng circlip, alam namin na tama yung kinabit namin bago natin. Nasa yung base lang. Minsan tatalit namin, maahalat-alam namin. Di ba di namin nahalat ang pinagalaw sa iba? Yung iba, napapansin talaga. Oo, manari. Parang may tama na yung stress. Eh, alam namin, maayos namin kinabit. Kumapakita sa sabihin, pipilit na, hindi sir, kayo lang po yung huling gumalaw niya. Isa naman, dadaan mo yung problema na nasabihin. Mapasok pa niya. Kami daw yung bakla. Sabi naman ang pangin nyo na lamang, sir. Binuksan ko eh. Ibig sabihin, sir, ginalaw na. Ginalaw pa rin. Oo, oh, ginalaw mo pa rin, sir. Yun yung ano ko sa kanila, punto ko. Ginalaw mo pa rin, sir. Sir, may warranty pala to, sir. Opo. Warranty kasi ang warranty natin, 2 weeks, sir. 2 weeks, mga ba? Kapag problema dyan, kung halimbawa po sa amin po talaga yung naging problema, sabot namin lahat. 2 weeks warranty. Opo. Wag lang bubuksan. Wag lang po bubuksan at pagkagalaw sa iba. Kung meron kayong katanungan, pwede po kayong pumunta dito. Tapos ang sinari. Video ko kay Sir Rigso. Parinig nga ako parinig. Pero para kami titingin. Para, oy, peace out. Ayan, si Boss Rigso ng ano, ng Rigso Moto. Di tayo pumunta ano, dito pa. Sa, ano, ARCPI, boss. ARCPI, oh, Manila. ARCPI, airplane driver siya, tato. Yes, sir. Kapinagkaiba.
Tapos yan, same lang ang click. Click 150, click 125 sa itong airplane. Anong meron kayo dito, boss? Sa mga panggilit nyo? Sa panggilit, ang talagang ginagawa ng mga panggilit talaga kami. Sabihin, kahit anong bagay tungkol ka, ito yung ginagawa namin. Ngayon, nag-improve tayo ng performance ng mga fully drive-based na stock. Ginagawa natin 13.5 ang angle nito. Tapos dito naman sa ano, kasi ito talaga ayokong i-elaborate yung ano. Pero bibigyan ko kayo ng konting idea. Dito kaya titil yan para flat. Ayan yun, yan yung na-issue eh. Kung mahilig kayo manood ng kay Boss John sa kay Boss Rich. Oh, ito yung binabanata nilang kikil. Ito yung binabanata nila. Dito kasi makakapagtimplang ka na maayos. Halimbawa, gusto mo lagyan ng washer, ito para sa mga medyo advanced na sa panggilid. Halimbawa, yung mga naglalagay ng washer, ay, yung tinatawag na boss, yung magic washer, boss. Oo, hindi naman talaga siya magic washer, fully washer. Kasi wala siyang magic. Kaya lang, oo, wala siyang magic. Hindi yun magic na pag nilagay mo, bibilis. Hindi. May iba't ibang dahilan kung bakit nilalagyan at hindi nilalagyan. Travis Pulley lang binili niya. Tapos yun nga, alimbawa, nagtitimpla ka, medyo advanced na ano ka na, na rider ka na, marunong ka na kumalikot. Yan, ginagamitan ng bola, tinitimplaan ng bola, nilalagyan ng washer. Minsan nilalagyan, makapal, minsan manipis, minsan wala. Minsan marami pa, sir, no? Hindi, yung marami, mali yun. Huwag kang magpapatong ng dalawang washer hanggat maaari. Unless wala kang choice dahil wala kang washer. Okay. Doon mo lang siya gagamitan ng doble kasi wala kang washer. Pero kung may washer ka naman matino, ang kailangan mo, mas makapal. Hindi kailangan dalawang patong. Kailangan isa lang tapos makapal lang. Yan, ganun lang. Napakasimple lang naman ng konsepto natin. 13.5 yung angle para mas masikip yung belt dito. Pero ang magtitimpla pa rin yung bola mo, clutch spring tsaka center spring. Meron pa rin palang diferensya yung bola, sir, no? Papalit-palit. Kasi pagka nag 13.5 degree ka, kailangan mo ng mas mababang bola. Tapos maninibago ka sa throttle mo kasi isipin mo, delay. Yung mga ganong isa, sir. Normal na laging nalay. Kahit aftermarket naman, bumili kayo ng branded, subukan nyo, ma-RPM talaga siya. Hindi siya delay. Meron lang talagang timplang para sa'yo. Yun yung hahanapin ng mekaniko natin para makuha natin. Pero minsan... Totoo yun, sir, sa ano, sa timbang ng rider. Sa timbang. Opo, kasi po, pagka mas mabigat yung ano, yung rider, mas ma-RPM talaga yung motor. Kasi hindi siya kagad aandar tulad ng magaan ang rider. Siyempre, pag magaan ang rider, pag tiga mo, andar kagad dyan. Kasi magaan, kayang-kayang buhatin yung rider mo. Pero yung malalaki talaga ng rider na sobrang, ano na, hindi naman yeah, siya. Sa timbang ko, sir, 80 kilos. Tapos, alam ko, stock na ito, 15.5 yun. 15.5. Tapos, pinalitan ng 13, okay ba yun, sir? Pwede rin yung 13, kasi medyo magaan ka lang naman, sir. Pero pagka hindi mo nagustuhan, mag-aangat tayo ng konti or magbababa tayo ng konti. Okay. Pero sa 13, sa subok namin, maganda dapat ko yan. Dito may matutunan. May bago ka na talaga. Papalinis na kayo, may matutunan pa kayo. Yan, kasi yun, mga basic lang naman kasi sa totoo lang, kaya sabi ng baby, basic lang naman talaga siya. Yung bola, ito, nagtutulak siya sa pulley para dumikit dito. Sa drive test, kailangan niya dumikit para ipitin yung belt. Yun yung trabaho niya, sir. Yun yung trabaho niya. Bakit uli? Siya rin yung umihila sa belt. Okay, sir. Ayun yan, Sabi ko lang yung hangganan, sir. Yung trademark niya, sir. Yung trademark to. Kasi akala nilang lahat, akala nilang lahat, pare-pareho lahat eh. Kasi magkakamukha eh. May ending kasi ito eh. Tingi pa ako isang bell. Meron ko natin. Isang meron ko natin. Ay, nakita mo na rin po si JJ. Hindi. Meron na rin yan. Threaded na rin sa kanya. Okay lang yun. Mabait naman si JJ. Oo nga. Sino ko lang. Nakakaliw nga yun. Oo. Pagka may nagpapairox bags nga, nire-recommend ako siya. Ako kung makikita mo, sir. Meron din dito yan, sir. Ayun mismo, sir, ha. Tingnan mo yung kita ba. Hindi makikita dyan yun. Yan. Kita nga, sir. Yung pinakadulo na pawala na yung dulo. Yan yung trademark na tinatawag yun, sir. Si JJQ meron na rin daw. Kung okay naman sa kanya, wala parang hiyangan lang din yung mekaniko, sir.
Siguro meron din iba, ayaw din ng pagkain. Pero ang gusto niya naman, matry mga ganito naman. Nasa user na talaga rin pagkaganon. Eto, ang masasabi ko lang, conserva mo lang, boss. Conserva ko na lang muna, boss. Kung wala naman drug, okay lang. Kasi dining ko, hindi naman nasira. Dinner 6. Ayun, mga dalawang linggo na yata yan, boss. Hindi naman na ano yung dining mo. Makapal pa rin. Bell ka up ko rito? Ito? Kala ko yan eh. Dalawang bell yan. Balik ko na lang yung one stock ko. Kung okay, hindi, kung okay naman. Isa pa kung wala ka matang. Bakit, pakiramdaman ko na lang. 0 to 20, ha. Pagka daan-daan ka, dapat ganun lang. Hindi yun, parang ano. Ah, parang, yun yung dragging na tinatawag. Yung vibration, yung, iba yun. Pagka iba yung vibrate nung kunyari, bumabibrate nung ka. Iba yun. Yung dragging, yung takbo mo, hindi siya smooth pagka galing kang zero. Okay. Pagkagaling ng zero, para bang ano, para bang kumakadit ka. Maraming na misinterpret yung dragging pala na yun. Akala ko, pag ma-vibrate yung mirror mo, yung... Oo. Tama. Exactly, sir. Yun yun. Hindi porkit ma-vibrate yung side mirror mo, nagda-dragging na yung motor. Yun yun yun. Yan. Yan. Mukhang maganda yung labas mo yan, sir. Labas mo yan, sir. Yun. Buti, ngayon ko lang din na sinuman. Hindi porkit ma-vibrate. Yung max ko. Naka bell groove din ako, pero nagbabibrate yung... Ibig sabihin... Pero walang dragging. Ano dragging, sir? Pag 0 to 20, paano sir, explanation ng dragging, sir? Pagka nakahinto ka, 0. Pagpatatakbuhin, dahan-dahan mo pipigayin yung throttle mo, para bang kumakadyut-kadyut ng ganun. Tapos kapag naka-bell, nasa 20 plus ka na, smooth na. Smooth na siya. Okay na nga kay Captain. Eh, yung sinasabi kong false advertisement, false ano, kasi hindi mawawala yun. Yan. Kailangan din nasa normal na condition yung ano mo, belt mo. Dapat so, alam mo ba yung center mo, sir? Hindi na ganyan lapat. Lulubog na yan. Ah, okay. Kasi hindi niya na kayang itulak. Ayun yung purpose ko yung itulak kong torque para laging intesado itong build mo. Para laging maganda yung engage. Mas okay pagka nasa labas, lapat dyan. Kapay mo, sir. Ayan, ito na higita ako. Dapat. Pagka malambot na yan, medyo makakaba na lang. Tsaka pa, kakalampag na yun. Sipin mo, ayan. Diba? Oo. Baba, tanong mo, baba. Mismo. Okay. Mismo, yun yung ano niya. Bakit ano? Isa naman, tinotonohan lang. Kunyari, sinabi mo, eh sir, gusto kong ano eh. Medyo malakas yung damba eh. Di, saka tayo magtitigas, gagawin natin 1.5. Yun nga lang, medyo malakas agas yun. Oh, yun nga sir, sabi ni sir kanina eh. May ano talaga yun. Pero maganda talaga performance niya. Lalo kung hataw-hataw lang gusto mo talaga. Ah! Yung walwalan talaga. Pagbababa ka ng bola para pag-akyatan, hindi ka may iwanan. Itong setup natin sir, yung pang araw-araw. Ito pang daily lang to sir. Hindi naman tayo nagre-race City eh. Driving, gusto mo lang, smooth lang manakbo. May dulo pa rin yan, sir. May bibigay yan. May bibigay talaga yan. Pero iba kasi ang gusto talaga, sir. Gusto ko yung mga TM. Gigil na gigil talaga yung ano, yung makina. Yun, pang ano na yun. Pang walwala na talaga yun. Hindi pong okay lang sa'yo kahit malakas agas. Yan, hindi naman ganong malakas agas, sir. Siguro madadagdagan ng konti yung consumption mo, pero... Hindi mo iindahin. Ano? Hindi mo siya iindahin. Okay. Sa akin kasi, NMAX ko, nagka-25. 25 kilometers per liter. Oh, lakas agas na. Lakas agas na, sir. 1.5 RPM center spring yun, tapos ang baba ng bola yun.
tayo na, sir. Ah, yeah, testing natin. Salamat. Salamat po. Wala na ako. Boss. Salamat. Sir, doon mga kaibigan, natapos na ang ating pagpapalit ng fully dry face. Yun. So, subukan na natin, iti-testing na natin sa ngayon. Maayos naman, kausap ang mga tao ni Botry. Titino naman sila, mababait. Yung ayan natin malalaman, no, mga kaibigan. Naging smooth siya. Tingin ko nasanay lang ako na ano, na madamba yung motor ko, pero eto ngayon, medyo kailangan pa natin mag ano, mag revolution or mag RPM bago siya ano. Pero hindi naman sobrang layo, bola pa rin naman ito isa. May pinagkaiba talaga sa stop. Bali, ang napalitan na ito is yung fully dry face. Yung ano nila, hindi naman naka ano eh, hindi naman siya nakakalkal fully. Kung pa din tinatawag, hindi siya kalkal fully. Pero naka degree yung ano nila, yung sinasabi nila 3.5 degree. Yung angle ng ano, ng tuli. Naninibago ako mga kaibigan. Soundcheck. Okay, naka voice over ulit tayo. Tinesting ko kasi talaga siya. Bumalik ako ng Kalawakan, may narit naman. So, titignan natin, papansinin natin yung mga nagbago sa kanya. So una, napalitan na sa pangilid natin is yung wing bell. Naka Sierra Speedtech tayo, SST. Tapos yung pulley ni Boss Riggs, yung 13.5 na redegree na angle, pero hindi siya kinalkal yung sa bola, yung sa dinadaanan ng bola, hindi kinalkal yun. Tapos bawas lang ng gaan ng bola, 13 grams from 15.5. So ito yung mga napansin ko sa takbo niya. Una, nanibago ako kasi kailangan mong mag-revolution nila. So, sinasabi nga nila, normal daw na nangyayari yun. Dahil nagbawas tayo ng grams ng bola. Kailangan mag-RPM ka muna bago mag-engage yung, siguro yung spring sa loob, bago umandar. Pero napansin ko, mas may gitna siya ngayon since hindi ko siya na top speed dahil walang straight na daan. Tsaka nag-iingat din tayo. Tsaka
kailangan bago gawin yun, dapat safe muna yung lugar. Sakali man, di ka makaabala, makaaksidente ng ibang tao. Pero napansin ko lang, no, medyo may hatak siya sa gitna. Tsaka parang naiiwan yung katawan ko. Napansin ko from 0 to 60 km per hour, 3 seconds siya bago niya ma-reach yung 60. So, hindi na siya bad para sa... Siguro, babalitaan ko na lang kayo pag na-top speed ko siya. So, ayun, regarding naman sa pinunta natin, kay Riggs Moto, shoutout sir. Salamat sa pagbati sa grupo namin, ARCPI. Recommended ko siya dahil mababait yung mga mekaniko. Nagtuturo naman din sila. Nagbibigay sila ng tips. At mabait din si Boss Rings. No? Siguro, ito na yung magiging ano natin, mekaniko. Maintenance ng ating airblade. Para nga pala dun sa ating mga kakilala, no? Pwede nyo subukan. Mas maganda kung meron tayong iisang mekaniko na humahawak sa motor natin para hindi iba-iba yung gagalaw ng motor natin. So, yun lamang. Maraming salamat. Ride safe po, ride safe.